Trisha POV. Hi, my name is Trisha Abelardo. I'm 16 years old, nag-iisa lang akong anak. In short, unika iha. Pero hindi ako spoiled brat. Mabait ako sa mabait sakin. Hindi ko nga alam kung bakit hindi ako binigyan nila mommy at daddy ng kapatid. Ang boring tuloy ng buhay ko. Mas masaya kasi kapag maraming kapatid. Ang pangalan ng mga magulang ko ay sina Leticia at Herman. And I love them very much. Kasi hindi nila ako pinababayaan, kahit busy sila sa business nila. May time pa rin sila para sakin. Hindi naman sa pagmamayabang, actually, matalino po ako. Hindi ko pinapabayaan ang pag-aaral ko. Kaya lahat ng gusto ko binibigay ng parents ko. Dahil gusto ko maging proud sila sakin. Ang hirap pala ipagsabay yung pag-aaral, at yung business problem ng parents ko. Kasi yung company kasi namin nalulugi na. Marami nang ang utang sina mom and dad sa ibang kumpanya na ka-share nila. Hi! Ang buhay nga naman. Kahit hindi nila sinasabi sakin na may problema sila, ay nalalaman ko pa rin, dahil minsan narinig ko sila na nag-uusap tungkol doon. Hi mom, dad! Pati ko kay mom and dad na nakaupo sa sofa. Himala ang aga nila umuwi ngayon. Hello sweetie, princess, sabay rin nilang bati sakin. At hinalikan nila ako sa pisngi. Himala mom, dad ang aga ninyong umuwi ngayon, sabi ko. Wala naman kasing gagawin sa office, mom said. Tumango lang ako sa kanya. Kung may itutulong lang ako sa kanila sana. Mom, dad akyat lang po ako sa kwarto ko, pagpapaalam ko sa kanila. Abala kasi sila sa panunood ng TV. Tumango lang sila. Agad na akong umakyat papunta sa aking kwarto. Pagkapasok ko ay agad akong humiga sa malambot kong kama. Kahit hindi pa ako nakabihis. Hindi ko namalayan nakatulog na pala ako. Nagising ako sa ingay na kumakatok sa pinto ng aking kwarto. Ma'am Trisha, kakain na raw po kayo sabi ng mommy at daddy nyo. Agad akong bumangon at tiningnan ang maliit na orasan sa bedside table ko. Alas 7 na pala ng gabi. Ma'am Trisha, tawag ni Manang Rose. Okay po Manang Rose. Bababa na po sagot ko. Agad kong inayos ang nagusot kong damit. At agad na pumunta sa kusina. Nadatnan ko roon si mom at dad na kumakain. Halika na rito at umupo upang makakain ka na, mom said. Umupo na ako sa kaharap na upuan ni mommy. Then kumain na ako. Pagkatapos namin kumain ay umakyat na ako sa kwarto ko. At gumawa ng mga assignment at project ko. Nang matapos na ang dapat kong matapos, ay pumunta na ako sa banyo at naglinis ng katawan, at nagbihis ng pantulog at natulog na. Herman POV. Ako nga pala ang daddy ni Trisha. Proud ako sa unika iha ko, kasi ang talino niya. Kaya mahal namin siya ng mommy niya. Narito ako ngayon sa office ko. Marami kasing problema sa kumpanya ko ngayon. Nalulugi na kasi. Marami na nga kaming utang sa ibang business partner namin. Sir, Mr. Samaniego is here. He wants to talk to you. My secretary said. Papasukin mo, tipid kong sagot. Si Mr. Samaniego ay isang negosyante katulad ko. May utang ako sa kanya. Maya-maya ay pumasok na si Mr. Samaniego. Mr. Samaniego, please sit down. Sabay turo sa swivel chair na kaharap ng table ko. Thank you, Herman. By the way, ayaw ko nang magpaligoy-ligoy pa. Kung hindi mo kayang magbayad ng utang mo sakin, may iba akong ideya para makabayad ka. Nangunot naman ang noo ko sa sinabi niya. Kinakabahan ako sa sasabihin niya. Ano? Nauutol kong tanong. Kung papayag ka na ang anak mo ang kapalit, para akong binagsakan ng langit at lupa sa narinig ko. Ang utang ko kapalit ng anak ko. Parang hindi naman yata makatarungan yun. Ano Mr. Samaniego baka may iba pang paraan para makabayad ako? Tanong ko sa kanya, hindi ako papayag na si Trisha ang ibabayad ko. I'm sorry Herman, but my son told me he wants to marry your daughter, as soon as possible, bakit ang anak ko pa? Sino ba yung anak niya? Bakit gusto niyang pakasalan ang anak ko? Susubukan kong kausapin ang anak ko, wala na talaga akong magagawa nito. Kahit anong pagmamakaawa ko rito, at hindi na talaga magbabago ang isip niya. Okay Herman, pupunta kami sa bahay niyo after 3 days. Pagkatapos niyang sabihin yun ay umalis na siya. Sana hindi magalit ang anak ko sakin. Alam ko naman na hindi ako makakabayad ng utang ko sa kanya.
Ngunit hindi ko rin inaasahan na ang anak ko ang kapalit noon. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ito kay Trisha. Trisha POV, narito ako ngayon sa school ko. Lunch break namin ngayon, kaya pupunta kami sa cafeteria. Siyempre kasama ko yung dalawa kong best friend. Kaso yung isa hilaw na babae. Isa siyang bakla. Naiinis kasi siya kapag tinatawag siyang bakla. Ang pangalan niya ay Ali pero ang gusto niyang itawag sa kanya ay Alice. Yung isa naman ay si Jana. Mga bestie, tingnan niyo yung tatlong lalaki na papunta sa atin. Ang gagwapo, lalo na yung isang lalaki na nasa gitna. Tung bakla na to ang landi. Tiningnan ko naman yung sinasabi ni Ali, at lahat yata ng mga estudyante rito, ay nakatingin sa kanilang tatlo na naglalakad. Yung iba kinikilig pa. Pero teka, sino naman kaya ang mga to? Mukhang mga outsider ang mga ito ah. Bigla silang tumigil sa harap namin. Gosh! Nakakatakot yung tingin ng nasa gitna. May kasalanan ba ako sa kanya? Bigla silang huminto sa harap namin. Baka mga kidnapper ang mga to, o di kaya ay magnanakaw. Anong kailangan nyo? Nauutol kong tanong sa kanila. Mas gugustuhin ko pang lamunin ako ng lupa, kaysa makaharap ko tong lalaking ito. Miss you, bigla niya akong niyakap. Teka, OMG, bakit niya ako niyakap? Kung mawala ako sa kanya, ano bang pinagsasabi mo? At teka, sino ka ba? Nauutol kong tanong. Hindi ko kasi maintindihan. Tiningnan ko yung dalawa kong kaibigan. Siyempre, katulad ko rin gulat na gulat, nakatikip pa ang mga kamay sa bibig. Your soon-to-be husband. Your mine sweetheart. Ano? Soon-to-be husband. Baliw ba siya? Baka nakawalate sa mental. Ang weird niya. Kung ano-ano ang pinagsasabi. Ang gwapo pa naman niya. Kaso hindi ko pa rin ipapalit si Inigo, my love. Pagkatapos niyang sabihin yun ay umalis na sila. At kaming tatlo ay shock pa rin. Sino kaya ang mga yun? Girl, totoo ba yung sabi ni Fafa Pogi? Tanong ni Alice. Oo nga, bestie. Soon-to-be husband mo raw. Dugtong ni Jana. Wala nga akong soon-to-be boyfriend. Husband pa kaya? Hindi ko alam. Hayaan nyo na, baka baliw yun. Tara na sa cafeteria. Naglakad na kami papuntang cafeteria. By the way, yung tungkol kay Inigo, my love. Nakalimutan kong sabihin sa inyo. Crush ko siya simula noong grade 7, hanggang ngayong grade 10. Ganoon ako ka-loyal kay Inigo ko. Close rin kami noon. At magkaklase rin kami. Pero hindi pa nga kami may karibal na ako. Yung kaklase ko na si Kendall. Minsan nga nakikita ko silang magkasama. Pero hayaan nyo na hindi pa naman sila. Kaya may pag-asa pa ako sa kanya. Pagkarating namin sa cafeteria, ay naghanap agad kami ng table namin. Si Alice na ang pina-order namin. Oh mga girls, ito na ang inyong orders, sabi ni Alice. Pinigay niya na yung mga order namin. Tapos kumain na kami. Ngunit napahinto kami sa pagkain, nang tumitili ang mga babae. Tumingin naman kami kung sino yun. At napanganga na lang ako, nang malaman ko kung sino yun. Si Inigo, lumapit siya sa amin kaya inayos ko yung sarili ko. Hi girls, can I join? Nakatingin lang ako sa kanya na nakangiti. Sure Inigo, nakangiti kong sagot. Tumabi siya sakin. Yung puso ko ang bilis ng tibok. At yung dalawa kong kaibigan, ayon at kinikilig, grabe talaga. Trisha, sabay tayo mamaya uuwi. Ano raw? Sabay kami mamaya uuwi. Sure Inigo, kahit araw-araw pa. Sure, sagot ko. At kumain na kami. Pagkatapos ng klase ay umuwi na kami. At katulad ng sabi kanina ni Inigo, ay sabay kaming umuwi. Mayroon siyang sariling sasakyan, kaya hinatid niya ako. Nakita nga kami kanina ni Kendall. Ang sakit ng tingin sakin. Hinatid niya ako sa bahay. O diba ang bait ni Inigo? Pinagbuksan niya ako ng pinto. Gentleman niya. Kaya mahal ko talaga siya. Thank you nga pala Inigo ah, sabi ko. No problem. Sige, mauna na ako. Palam niya at sumakay na ng kotse niya at umalis. Pumasok na ako ng bahay. Mukhang wala pa sina mom at dad. Umakyat na ako papunta sa kwarto ko. Pagkatapos kong magbihis ay natulog muna ako. Pero hindi pa rin mawala sa isip ko ang lalaking yamakap sa akin kanina. Hindi siya nagpakilala kanina. Tsaka ang weird niya. Sino ba siya? Para bang kilala na niya talaga ako. Pero hindi ko talaga makakalimutan ang mukha niya.
nagising ako dahil ang ingay ng alarm clock ko. Kaya agad na akong bumangon, at ginawa ko na yung dapat kong gawin. Pagkatapos ay bumaba na ako, naroon na sina mom at dad kumakain, at mukhang ako na lang ang hinihintay nila. Good morning po, mom, dad. Masaya kong bati sa kanila. Good morning din, sweetie, princess. Bati rin nila sa akin. Kumuha na ako ng plato at nagsalin ng kanin at ulam. Nahahalata ko kay daddy na may mabigat siyang problema. Ayaw niya naman kasing sabihin sa akin. Tahimik lang kaming kumakain, hanggang sa nagsalita si mommy. Sweetie, how's your school? Mom asked. Okay naman po, mommy. Mataas naman po ang grades ko. Sagot ko. That's my girl, dad said. Ngumiti lang ako sa kanila. Pagkatapos kong kumain ay umalis na ako papunta sa school. Pagdating ko sa school, ay naroon na ang dalawa kong kaibigan. Nagkukwentuhan kaming tatlo ng kung ano-ano. Hinanap ko naman si Inigo pero parang wala siya. Maya-maya ay dumating na yung English teacher namin. Nako, ang sungit pa naman ni Mrs. San Pablo. Pag wala kang assignment at project sa kanya, ay mag-squat ka talaga. Okay, good morning class, bati ni Mrs. San Pablo. Good morning Mrs. San Pablo kaming lahat. Okay, ilabas nyo na ang inyong mga assignment. Ang wala, ay pumunta sa likod, at mag-squat ng 300. Mabuti at may assignment ako. Pagkatapos naming mag-check ng assignment, ay nag-discuss na si Mrs. San Pablo. Nakikinig lang ako kay ma'am hanggang sa matapos. Okay, class dismissed, sabi ni Mrs. San Pablo. Inayos niya na yung gamit niya at lumabas na ng room. Narinig ko naman na tumunog ang bell, hudyat na recess na namin. Gutom na ako at nagrereklamo na yung alaga ko sa tiyan. Pero joke lang. Agad na kaming pumunta sa canteen para bumili. Pagkatapos ay bumalik na agad kami sa room namin. Pagkatapos ng klase namin ay umuwi na kami. Pagkarating ko sa bahay ay umakyat agad ako sa kwarto ko. Wala pa kasi sina mom at dad. Pagkapasok ko sa kwarto ko, ay nagbihis na ako at nag-open ng Facebook account ko. Pagka-open ko ay may isang chat. Sino kaya to? Tiningnan ko kung sino siya. Anton Samaniego. Pinasa ko kung ano ang sinend niya sakin. See you tomorrow, sweetheart. Ano raw? Sino ba to? Kung ano-ano mga sinasabi. Pero naalala ko yung lalaki kahapon sa school. Tinawag niya rin akong sweetheart. Siya kaya to? Bahala nga siya. Baka wrong send. Nag-log out na ako pagkatapos. Then as usual natulog na lang ako. Napasarap ang tulog ko. Siyempre. Sabado ngayon walang pasok, kaya walang istorbo sa pagdedreaming ko kay Inigo my love. Hindi kasi siya pumasok kahapon, kaya na-miss ko na siya. Pumangon na ako at naghilamos, at nag-ayos para naman magmukha akong tao. Pero maganda ako, walang aangal. Pababa na ako ng hagdan nang makita kong may bisita sina mom at dad. Pero teka, kilala ko yung isang lalaki. Siya yung estranghero na yumakap sa akin sa school. Kilala pala siya ni dad. Bakit siya narito? Oh, siya na ba yan? Tanong ng isang babae na katabi ng lalaki na yumakap sa akin. Siguro mami niya yun. Ang ganda niya. Hindi halatang matanda na. Yeah. Sagot naman ni mami at tumingin sa akin at ngumiti. Mr. Hodeo Samaniego, I want you to meet my daughter, Trisha. Dad said, pinakilala niya ako sa isang lalaki. Siguro daddy yun ng estranghero. What a beautiful name. Kasing ganda niya, sabi ng matanda na si Mr. Hodeo. Mom, sino sila? Takang tanong ko paglapit ko sa kanila. A.eh sweetie ano? Ano ba talaga ang nangyari? Bakit si mommy nauuto? I'm your husband now, singit naman ang lalaki na estranghero. At ngayon ko lang na-realized ang sinabi nito. Asawa raw siya. Nananaginip ba ako? What? Napasigaw ako nang wala sa oras. Baliw nga yata siya. Why are you shouting? Can't you hear me? Inis na sabi sa akin ng lalaki. Sungit. Sorry. Pero bakit? Paano? Kailan? Saan? Sunod-sunod kong tanong. Iha anak, kasi wala tayong pangbayad ng utang natin sa kanila. Request din kasi ni Anton na gusto ka raw niyang pakasalan. No. Ayaw ko. Hindi ko naman yan mahal. Tsaka bata pa ako para mag-asawa. Ngayon nga lang kami nagkakilala. No, I don't want, matigas kong sagot. You have no choice. Whether you like it or not, magpapakasal tayo.
That's my command. And tomorrow, we'll back here to fetch you. Because you will live with me. Period. Let's go. Pagkatapos niyang sabihin yun ay umalis na sila. Nakakainis siya. Grabe naman yun. Akala mo kung sino. Porket guwapo siya. Iha, I'm so sorry, Dad said. Niyakap niya ako. Hindi ko kayang pigilan ang mga luha ko. Kusa na lang tumulo. Daddy, it's so unfair, right? Tanong ko habang umiiyak. It's my fault, Princess. I'm sorry, si Daddy habang pinupunasan niya ang mga luha ko. It's okay, Dad. Para po ito sa inyo. Dahil mahal ko po kayo ni Mommy. Sagot ko at niyakap silang dalawa. Wala naman akong ibang choice, diba? Kahit gustuhin ko man na hindi makasal, ay roon pa rin ang punta ko. Trisha POV. Pagkagising ko kinaumagahan, ay agad akong naligo at nagbihis na. Remember si Sandua na raw ako ngayon, nakakainis talaga. Kaya yung mga gamit ko, ayon iniimpake na ni Manang Rose. Napatingin ako sa pinto nang may kumatok doon. Pasok, sagot ko. Sweetie, mamimiss ka namin ng daddy mo. Si Mommy talaga kahit kailan iyakin. Ma'am, ako din po mamimiss ko kayo ni daddy. Sagot ko tsaka niyakap ko sila. Basta anak, kapag sinaktan ka nila roon sabihin mo samin, sabi ni Mommy. Tumungo lang ako. Maya-maya pa ay may narinig na kaming mga sasakyan sa baba. Siguro sila na yun. Pwede pa bang umatras? Gusto kong magtago. Gusto kong tumakbo palayo. Hindi ko talaga inaasahan na ikakasal ako sa murang edad ko. Pero wala akong magagawa. Ayaw ko namang makulong ang daddy ko, kaya kahit ayaw ko ay kakayanin ko. Pumaba na kami dala ang isang maletang mga gamit ko. Pagkababa namin naroon na si estranghero. Hinatid ako ni Mommy at Daddy hanggang sa gate namin. Nagpaalam na ako sa kanila, at sumakay na sa kotse. Tiningnan ko siya saglit. Naka-gray shirt siya at nakapantalon. May suot din siyang shade. Ngayon ko lang napansin ang gwapo niya. At doon ko naalala yung nag-chat sa akin noong nakaraang araw. Siya ba si Anton Samaniego? Ngunit ang hindi ko inaasahan, ay nang bigla siyang lumapit sa akin, ang lapit ng mukha niya. Hahalikan niya ba ako? Napapikit na lang ako, pero may narinig akong nag-lock. Pagmulat ko ay malayo na ang mukha niya sa akin. Huwag masyadong atat, wife. Aabot din tayo sa halik na yan. Namula ako sa sinabi niya. Nakakahiya. Hoy! Asa ka naman, sagot ko. Tumawa lang siya at pinaandar na ang sasakyan. Habang nagbabiyahe kami ay sa labas lang ako nakatingin. Hindi ko alam kung bakit naiilang ako sa kanya. Siguro dahil hindi ko pa siya kilala. Bakit ang tahimik mo? Napatingin ako sa kanya nang magsalita siya. Hindi ko pa rin siya pinapansin. By the way, my name is Anton Samaniego, pagpapakilala niya. Tama nga ako, siya yung nag-chat sa akin. Pero nakakapagtaka kung bakit niya ako kilala noon pa. Habang ako kahapon ko lang siya nakilala. Nakakapagtataka. Pagkaraan ay huminto kami sa isang bahay, isang mansion. Lumabas na ako ng kotse. Ang ganda ng mansion nila. Gaano ba kay aman ang mga Samaniego? Hindi ko inaasahan ang ganitong bahay. Let's go, sabi niya at hinela ako papasok sa loob ng mansion. Sinalubong kami ng isang matandang babae. Pinati niya kami. Pero napatingin kami sa hagdan, nang may magsalita. Iha, welcome to Samaniego family, ang mami niya. Thank you po tita, nahihiya kong sagot. Call me mami iha, nakangiti niyang sabi. Okay po ma'am, nahihiya kong sabi. Hello, my soon-to-be sister-in-law. Napatingin naman ako sa likod ng mami niya. Isang babae rin na sa tingin ko ay kasing edad ko lang din. Ang ganda niya, ang kinas ng balat, artistahin. Hello po, bati ko rin. No, call me Ate Antoinette, kahit nahihiya ay tumungo na lang ako. Manang Tina, pakihatid po si Trisha sa kwarto ko. Utos ni Anton sa medyo matandang babae na bumati sa amin kanina. Tumungo lang si Manang, at naglakad na kami papunta sa taas. May pupuntahan pa raw kasi si Anton. Nakasunod lang ako kay Manang, hanggang sa huminto kami sa isang pinto. Pinuksan niya ito. Pasok na po kayo ma'am, magalang na sabi niya. Salamat po, sabi ko at ngumiti. Tumungo lang siya, pumasok na ako sa loob ng kwarto. Ang ganda sa loob, black and white ang kulay. Halatang panglalaki talaga ang kwarto. May isang king size bed. At mayroon din sariling banyo.
Umupo ako sa malapad at malambot na kama. Inilibot ko ang paningin ko sa loob. Maraming mga bookshelf at puno lahat ng mga libro. Nabasa niya na ba lahat ito? May nakita rin akong mga picture frame sa isang table. Dalawa lang pala silang magkapatid. At sa isang picture naman ay ang mommy at daddy niya. Napakunot naman ang noo ko sa isang picture frame. May kasama siyang isang babae. Ang sweet nilang dalawa sa picture. At dito ko lang nakita na umiti si Anton. Hindi ko pa kasi siya nakikita ng umingiti. Sino kaya ang babaeng ito? Siya pa lang ang nakita ko na nagpangiti kay Anton.